Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong mga kababalagang ito ay nangyayari talaga sa lugar namin bago sumapit ang Semana Santa. Kaya sa mga panahong ito, kami ay talagang nag-aanda at nagiging alerto, lalo na tuwing gabi. Nagdadala kami ng mga pangontra kahit saan kami pupunta. Meron kasing paniniwala ang mga matatanda sa amin na bago sumapit ang Semana Santa ay nagsisilabasan ng mga masasamang elemento katulad ng aswang at mga engkanto. At ang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay mayroong kaugnayan sa mga ito. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sisimulan ko na ang kwento. Buwan ng Abril, isang hapon. Pagkatapos ng aking trabaho sa palayan ay agad ako naglakad pa uwi. At sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nakasalubong ko naman itong isang kababata na tawagin natin sa pangalang Gadoy. Niyaya niya ako mag-inuman sapagkat sa susunod na mga araw ay hindi na daw namin ito magagawa. Bawal na rin kumain ng mga karne kasi nga sasapit ng Semana Santa. O Gadoy, meron ka bang mga pulutan? Tanong ko sa kanya. Oo, merong kinatay na baka si tatay. Kaarawan kasi bukas ng aking tiyuin, kaya meron siyang mga dinala sa bahay. Tara, ako na rin ang bahala sa alak. Sagot naman niya. Hindi naman ako tumanggi at inaamin ko na sa mga panahong ito ay minsan lang din naman kami kung makakain ng karne. Kasi hindi namin kayang bumili ng mga ito. Mahirap lang din kami noon. Isang kahig, isang tuka. Sa pagdating naman namin sa bahay nila Gadoy, ay agad niyang tinawag ang kanyang tatay. Subalit, wala siya doon. Nay, nasaan si tatay? Meron pa po bang mga karne dyan? Tanong ni Gadoy. Ay umalis na. Magiinuman daw sila ng kanyang kumpare. Meron pa namang mga karne dyan. Yung iba kasi ay dinala niya. Tapos na rin kaming kumain ng hapunan. Sa inyo na yan. Sagot naman ang kanyang nanay. Maraming salamat po tita. Pagpapasalamat ko naman at agad naman siyang tumango. Yun nga. Agad na niluto ni Gadoy ang mga natitirang karne. Abang ako naman ay naglalagay ng alak sa kanyang baso. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ay meron kaming nakitang dalawang matanda na dumaan sa harap ng bakuran. Gadoy, napapansin ko na parami ng parami mga dayo dito. Ano kayang meron? Tanong ko sa kanya. Yan din ang napapansin ko. Pero ang sabi ni nanay, pumupunta daw sila sa bundok. At meron itong kutob na mga albularyo ang mga ito. Malapit na kasing Semana Santa. Sagot naman niya. Eh ano naman ang gagawin nila doon? Tanong ko naman sa medyo malakas na boses. Para daw magsagawa ng mga ritual upang maging malakas ang kanilang kapangyarihan. Maliban dito ay mabigyang bisa ang kanilang mga gamot. Ito ay narinig ko lamang sa aking lola. At saka humanda kayo. Sigurado na
meron na namang mga kababalagang magaganap dito ngayon. Sabi naman ng nanay ni Godoy, nakikinig pala siya sa aming usapan. Sumang-ayon naman ako kay tita sapagkat taon-taon ay meron talagang mga nagaganap na kababalagan doon sa amin. Pagkatapos namang magluto ni Godoy, ay agad naming nilantakan ang mga karne. Ang dami, at sabi ko pa, babalutin ko na lamang ang iba at dadalhin sa bahay. Tumango naman siya bilang tugon. Bandang alas 7 ay nagsabi si tita na umuwi na daw ako kasi gumagabi na. Tamang-tama din na sa mga sandaling ito ay kakarating lang ni tito at meron siyang dalang lampara. Oh, nandito ka na pala. Ipahiram mo muna sa kanyang lampara. Iho, isauli mo lang yan dito bukas ha. Sabi ng nanay ni Godoy. Sige po tita, maraming salamat po. Sagot ko naman at agad naman akong naglakad palabas ng bakuran. Gusto mo bang ihatid kita? Medyo maaga pa naman. Sabi naman ni tito. Pero tumanggi na ako. Kasi mahigit 100 metro lang din naman ang layo ng bahay nila mula sa amin. Sige po, alis na po ako. Idadaan ko lang po itong lampara bukas na umaga. Dagdag ko pa. Sige, mag-ingat ka dyan iho. Bumalik ka lang dito kapag merong mangyari. Sabi naman ng tatay ni Godoy. At patango-tango lamang ako habang kumakaway. Habang naglalakad ako pa uwi, ay napasulap ako sa kalangitan at nakita ko na bilog ang buwan. Malaki at naninilaw pa. Maya-maya pa ay meron akong narinig na mga yapak sa aking likuran na tila ba merong tumatakbo. Kaya lumingon na ako nang sa ganun ay malaman ko kung sino at ano ang nandoon. Nang may angat ko ang lampara, laking gulat ko nang makakita ng isang matandang babae na merong dalang tampipi. Nakatingin lamang ito sa akin, mata sa mata. Napaka-weirdo, kaya tinanong ko na siya. Magandang gabi ho, Lola. Naliligaw ho ba kayo? Tanong ko, sapagkat noon ko na siya nakita doon. Ay oo iyo, hinahanap ko yung bahay ng buntis. Nakalimutan ko lang ang kanyang pangalan. Alam mo naman, matanda na ako at nagiging makalimuti na. Isa akong kumadrona, pinatawag nila ako sa bahay. Sagot naman niya at agad naman akong napaisip kung sino ang buntis sa aming baryo. Dito ko naman naalala ang isa kong kababata na nakatira malapit sa Pangpang. Tawagin natin siya sa pangalang Dolores. Siya lang din naman ang buntis sa aming baryo at malaki na rin ang kanyang tiyan. Kaya inisip ko na baka manganganak na ito sa gabing iyon. Ah, si Dolores, ay alam ko po kung saan ang kanilang bahay. Halipo kayo, ituturo ko sa inyo. Matatanaw din naman ang kanilang bahay mula sa amin. Malapit lang naman. Sabi ko pa. Ay oo, naaalala ko na ngayon. Dolores pa lang pangalan. Sige iho, maraming salamat. Sagot naman niya. Sa pagdating namin sa labas ng aming bakuran, ay agad kong itinuro sa kanya ang bahay nila Dolores. Makikita naman mula doon sa amin sapagkat nakabukas pa ang kanilang mga bintana at mayroong mga nakasinding kasera sa loob. Yan po ang kanilang bahay. Sige po, papasok na ako. Sabi ko naman sa matanda. Sige iho, maraming salamat ha.
Sagot naman niya habang nakangiti. Pumasok naman ako sa loob ng bahay at nagtanong naman si nanay kung sino ang kausap ko sa labas. At agad ko namang sinabi sa kanya. Ganun ba? Baka manganganak na si Dolores. Sabi naman ng aking nanay. Oo nga, nay. Magkakaroon na ako ng inaanak. Pabirong sabi ko naman at tumango naman siya. Bandang alas 8 ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto. At kung manganganak man si Dolores, sigurado na madidinig namin ng kanyang sigaw. Kasi gaya nga nasabi ko, hindi naman ganun kalayo ang kanilang bahay mula sa amin. Maliban dito ay pupuntahan ko talaga siya para kumustahin at makita ang kanyang panganay. Maya-maya pa ay nakatulog naman ako. Pero bandang alas 10 ay ginising naman ako ng aking nanay at sabi niya, mukhang nanganganak na si Dolores kasi narinig daw niya itong sumigaw. Maliban dito ay nadidinig din namin na parang nag-uusap-usap sila sa loob ng kanilang bahay. Nay, puntahan natin. Kumustahin natin. Sabi ko naman at agad naman akong bumangon. Sandali, kukuha lang ako ng salakwat. Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Makalipas naman ng ilang minuto ay tumungo na kami sa bahay nila Dolores. Sa pagdating naman namin sa labas ng kanilang bakuran ay nadidinig namin na umiiyak ito at tila ba natataranta. Kinutuban naman kami ng masama at inisip ko na baka merong nangyaring masama sa kanyang panganganak. Mare! Mare! Kami to! Pasigaw na sabi ni nanay at agad namang dumungaw sa bintana ang nanay ni Dolores. Ay kayong dalawa pala. Pumasok kayo dito. Dali! Bulalas naman niya at dali-dali siyang naglakad patungo sa pinto ng bakod. Kumusta si Dolores? Babae bang anak niya? Tanong pa ni nanay. Hindi pa siya nanganak. Meron lang nangyari. Dali, pumasok muna kayo dito at sa loob na lang tayo mag-uusap. Sagot naman ni tita at nakita ko naman si tito na merong hawak-hawak na itak. Patingin-tingin ito sa labas ng bahay na tila ba merong hinahanap. Si Dolores naman ay nakayakap sa kanyang ate. Mukhang takot na takot at tila ba nakakita ng isang multo. Oh, anong nangyari dito? Ba't parang takot na takot ka, Iya? Tanong ni nanay sa kanya. E meron daw siyang nakitang matanda, nakadungaw sa labas ng bintana. Naglalaway habang nakatitig sa kanyang tiyan. At ang dahil nabigla ito, ay agad siyang napasigaw. Sabi naman ng ate ni Dolores. Hala, baka aswang yon. Sabi naman ng aking nanay. Yan din ang aming hinala. Hindi muna kami matutulog sa gabing ito. Sigurado ako na nasa paligid lang siya. Nakamasin at naghihintay ng tamang pagkakataon. Sabi naman ng tatay ni Dolores. Eh tito, merong nagtanong sa akin kanina. Matanda at nagpakilala bilang isang kumadrona. Dito daw siya pupunta sa inyo kasi manganganak na daw si Dolores. Kayo daw ang nagpatawag sa kanya. Sabi ko naman. Ay oo nga pala. Bago siya pumasok sa bahay ay meron siyang nakausap sa labas. Sabi naman ng aking nanay at agad namang tumigil sa pagiyak si Dolores.
pwede mo ba siyang ilarawan? Kasi hanggang ngayon, ay tandang-tanda ko pa rin ang kanyang itsura. Sabi naman niya, inilarawan ko nga sa kanila ang itsura ng matanda at agad namang nalaki ang mga mata ni Dolores sapagkat ito nga ang kanyang nakita. Napailing naman ako kasi niloko ako ng matanda nang sa ganun ay meron siyang mabiktima. Ang sabi naman ni Tito, baka diskarte lamang ito ng matanda nang sa ganun ay makapangbiktima ng buntis sa aming baryo. Malapit na kasing Semana Santa kaya naglalabasan ng mga hayop niyan. Hindi lang naman tayo ang binubulabo. Narinig ko rin sa aking kumpare na meron ding nagpaparamdam sa kanila doon sa kabilang bayan. May mga bagong mukha na labas-masok doon sa kanilang baryo. Sabi naman ng tatay ni Dolores, Nay, umuwi na ho kayo. Magpapaiwan na lang ako dito nang sa ganun ay meron silang kasama. Sabi ko naman at tumango naman si nanay. Nagpuyat nga kami sa gabing ito at pagpatak ng alas dos ng madaling araw ay dinalaw ako ng matinding antok kaya naisipan kong humingi ng kape. Tita, meron pa po ba kayong kape? Nang sa ganun ay mawala ang aking antok. Sabi ko, doon sa kusina iho. Sagot naman niya at agad naman akong tumungo doon. Sa pagdating ko sa kusina ay agad akong kumuha ng isang tasa. At sa kalagitnaan ng aking pagtitimpla ay napasulyap naman ako sa labas ng bahay. Meron po kasing mga siwang sa ibabaw ng lababo. Parang isa itong bintana na gawa lamang sa kawayan. Meron nga lang mga siwang na hugis parisukat. Parang disenyo ito. At nung napasulap naman ako sa isang puno, ay meron akong nakitang mga mata na direktang nakatingin sa akin. Sigurado akong mga mata iyon. Gaya nga nasabi ko kanina, maliwanag ang buwan sa gabing ito, kaya nakita ko iyon. Nang dahil dito ay dali-dali akong bumalik sa sala na kung saan naroroon si Tito at Tita. Agad ko namang sinabi na meron akong nakitang mga mata sa ibabaw ng isang puno na nasa likod ng kanilang bahay. Bumulong naman si Tito na puntahan daw namin, pero doon lamang kami dadaan sa harap ng bahay. Para hindi daw kami makita. Kaya yun nga ang ginawa namin. At habang kami ay dahan-dahan naglalakad sa gilid ng bahay, ay nakarinig kami ng isang mabigat na lundag sa likod. Doon mismo sa puno na kung saan ko nakita ang mga mata. Agad namang tumakbo si Tito at sinundan ko ito. Subalit, wala na kaming nadatnan doon sa likod ng bahay. Kaya nagparinig na lamang ito. Maya-maya pa ay bumalik na ako sa loob habang si Tito naman ay naghahanap pa ng mga goma kasi ayon sa kanya ay magpapausok daw ito. Ginising naman namin si Dolores para takpan ang kanyang ilong nang sa ganun ay hindi niya masyadong maamoy ang usok ng goma. Hindi naman nasundan pa mga pagpaparamdam. At kinabukasan naman ay umuwi ako sa bahay at sabi ni nanay, sigurado itong malapit ng mga anak si Dolores. Sa sumunod na araw ay nanganak na ito at nandoon kami sa kanilang bahay. Kahit tanghaling tapat ay meron pang nagpaparamdam sa amin. Nakakarinig kami ng isang tunog ng ibon na talagang bago lang sa aming pandinig. At sabi naman ni Tito, baka alaga ito ng aswang na nambulabog sa amin noong mga nakaraang gabi. Parang minamanman na niya si Dolores. Hanggang sa napagpasya nila na humingi na ng tulong si isang albularyo. At ang albularyong ito
ay ang isa sa nakita naming dumaan sa labas ng bakuran nila Gadoy. Totoo nga na isa itong albularyo. Tama nga ang sabi ng kanyang nanay. Meron naman siyang binigay ng mga pangontra at ang ilang bahagi ng bakuran ay kanyang nilagyan. Nang sa ganun ay hindi daw makapasok ang aswang. At saka mag-ingat daw kami kasi yung baryo namin ay ang pinakaliblib sa buong bayan. Mahirap daw huli ng nabubulabog sa amin. At ito daw ang gustong gusto ng mga aswang. Pero mabuti naman at hindi na nasunda ng mga karanasang ito. Pero yung ilan sa aming kabaryo ay meron ding mga naranasang kababalagan. Meron pa naman akong ibang karanasan tulad na merong kinalaman sa engkanto. Pero maikli lamang iyon. Hindi tulad nito na mahaba at detalyado. Hanggang sa muli po.